Iwan na si Himpo. Anang batang inaalagaan ko. Hinatak niya pang kamay ko patungo sa salid kung saan naroroon ang kanyang ama. Walang pakundangan niyang itinulak ang brown na pinto. Daddy! Malakas na palahaw ni Marcus nang bumalot sa office ni Sir Mackie. Still busy? Nakalabing anya pa. Dismayado tsaka bagsak ang balikat na naglakad palapit sa daddy niya. Nilingon siya sandali ni Sir Mackie matapos ay sa akin na dumapo ang kanyang paningin. Tipid ng ngiti lamang ang iginanti niya kaya naibaba ko ang aking paningin dahil sa hiya. Gwapo siya at hindi halata na may anak na. Tangang babae na nga lang ang tatanggi kung siyang mapapangasawa. What do you want po ba, baby? Naglalambing ang tono ng ama nang tanungin ang maliit na bata. Napakasarap nilang pagmasdan ngunit masyadong tutok sa trabaho si Sir Mackie kaya lalo tuloy nararamdaman ni Sir Marcus ang kakulangan sa buhay niya. Iilan-ilan pa lamang akong buwan na namamalagi sa mansyon. Natanggal ako sa trabaho ko sa opisina. Isa akong clerk noon. Salamat na nga lang kay Gladys na katrabaho ko noon dahil kaibigan niyang may-ari ng agency na pinasukan ko. At mabilis akong natanggap dito bilang babysitter ni Sir Marcus. Sino ba namang tangang palalampasin ang oportunidad na ito? Doble ang sahod ko kaysa sa pagiging clerk. Magbabantay lamang ako ng 5 taon na bata at may free pang gwapo na amo. Unang kita ko pa lamang kay Sir Mackie ay talagang humanga na ako. Akala ko ngay anak lang siya ng may-ari ng mansyon na ito. Gabi! Malakas na bulyaw ni Sir Mackie ang nagpabalik sa akin. I call you twice but no response. Hindi makapaniwalang anya pero natatawa. I'm sorry sir, may iniisip lang. Ngiwing saad ko. Pinapahiya ko na naman ang sarili ko sa gwapong nilalang na to. Kuhanin mo muna si Marcus, susunod ako mamaya. Seryosong anya. Napatitig ako sandali sa mapangakit niyang mata. Kahit na natatabunan niyo ng salamin ay hindi nun kayang takpan ng taglay na kagandahan ng mata ni Sir Mackie. Kaya ang dami niyang nagkakandara pa. Kahit na maenak na eh. Napapailing na sabi ko nang iiniya ko si Marcus palabas. Saan naman po ang punta natin? Bagsak ang balikat ni Marcus habang tinatahak namin ang mahabang pasilyo. Isa sa ikinatutuwa ko sa batang ito ang gamit niya ng pusa akin. Ako ang personal niyang kasama sa araw-araw. Maid kumbaga. Ngunit hindi niya yun pinaparamdam sa akin sa paraan kung paano niya ako galangin. Kahit alam niyang anak siya ng isang kilalang negosyante. Eh, kung maglaro na lang kaya tayo sa playground mo? Question ko pero nilabian niya lang ako, tsaka tinitigan. Tila ba yun ang pinakapangit na question ko sa kanya? Ayoko po. Gusto ko sanang makasama si daddy kahit ilang oras lang. Buntong hiningang anya. Kapag po dumating si Tita Bridget ay hindi niya na naman ako mapapansin. Malungkot na anya. Patungkol sa girlfriend ng daddy niya. Hindi ko pa yun nakikita pero tingin ko ay bruha siya. At pareho kami ni Marcus na ayaw sa kanya. Nakaramdam ako ng konting awa para sa batang to. Totoo nga ang kasabihan na hindi pwedeng mangarap na maging sila dahil may kanya-kanya tayong sitwasyon sa mundo. Tulad na lamang ng batang ito. Hitik sa yaman ngunit salat naman sa pagmamahal. Alam ko na, iyahatid muna kita pang samantala sa kwarto mo. Tapos pupuntahan ko ang daddy mo at yayayain ko siya na lumabas kayo. Ngiting saad ko. Tila ba nabuhayan ang mga mata niya at ganoon na lamang kasigla. Talaga po? Gagawin mo yun para sa akin? Hindi makapaniwalang anya habang wagas ang pagkakangiti. Oo naman, pagmamalaki ko. Sige po, kapag nagawa niyo yun, idol ko na po kayong talaga. Panggagatong niya sa akin na ikinatawa ko. Hinatid ko si Marcus sa room niya. Matapos ay bumalik ako sa office ni Sir Mackie. Dala ang isang baso ng juice. Kumatok ako. Nilunok ko ang lahat ng takot ko. Unang beses ko lamang itong gagawin kaya hindi ako sigurado kung papayag ba siyang talaga. Come in please, anya. Ganun pa din ang sitwasyon niya. Busy. Nangingilid pa ang mata ko hanggang sa matanaw ko siya. Pero napagitla ko nang magangat siya ng paningin sa akin. What brings you here? Takang anya. Tsaka binitawan ng ballpen sa kamay niya at sumandal sa swivel chair. Speak. Don't just stare.
Natatawang Anya. Sir, may hihilingin po sana ako eh. Kinakabahang saad ko nang maibaba ko ang baso sa table niya. Nilingon niya ang pagdaloy ng mga moist noon pababa sa table niya. Is this a suhol para mapapayag ako? Curious na Anya habang nakataas ang isang kilay. Lalo kong kinabahan. Ngayon mo lang ako dinalhan ng juice, Miss Gabby. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang tawagin niya akong miss. Speak then, Anya pa. Wisit ka, lalo mo pinapalakas ang kaba ko eh. Huwag niyo hong sanang isipin na nangingialam ako ngunit maaari niyo hubang ilabas si Marcos sa mall kahit isang oras lang? Napayuko ako sa hiya. Wala ako sa posisyon na hilingin yun sa kanya dahil isa lamang akong hamak na babysitter. Why would I? Nakataas ang kilay niya habang nakatanaw sa akin. Pakiramdam ko ay lalo tuloy akong kinain ng kaba. Lalo na nangumisi siya, kasabay ng pagtayo. Humakbang siya palapit sa akin at ganoon na lamang katindi ang kaba na naidulot niya sa akin. Titig na titig ako sa kilos niya at ganoon na lamang ang pagkapahiya na nararamdaman ko matapos kong sunod-sunod na magsinok sa harap niya. Inosente siyang nakatingin sa akin hanggang sa bumalot ang masaganang tawa niya sa kabuuan ng lugar. You're so funny! Anya pa habang mangyak-ngiyak sa kakatawa. Napangiwi ako kasabay ng pagyuko at napapikit ng mariin. Ay, pinapahiya akong sarili ko sa lalaki na to. Kinuha niya yung juice sa mesa niya, tsaka niya yun iniabot sa akin. Drink it, then follow me. Aalis tayo. Anya, tsaka bumalik sa mesa niya para hubarin ang salamin niya. Popo, tayo? Kukurap-kurap na saad ko. Tumango siya. Oo, tayo. Pag-uulit niya pa. Diba nirequest mo to? Inusenteng dugtong niya. Napangiwi ako. Nawala sa isip ko, hanep. Totoong walang paglagyan ng saya ni Marcos nang ibalita ko ito sa kanya. Ang galing-galing niyo naman po, Tita Gabby. Natigilan ako habang sinusuotan siya ng suit. Anong tawag mo sa akin? Saad ko. Pakiramdam ko kasi ay nabingi ako. Tita Gab po. Inosenteng Anya. Huwag mo kong tawagin ng ganyan. Baka isipin ng daddy mo tinuturuan kita. Pero wala naman po kong nakikitang masama doon. Nakita ko naman na bumagsak ang balikat niya. Kaya nalungkot ako. Naupo ako sa kama para makausap siya ng mas maayos. Wala naman talaga. Pero kasi ako ang pinakabata niyong kasambahay at ako lang din ang tinatawag mong tita rito. Paliwanag ko. Baka isipin ni Sir Mackie ay tinuturuan kita para mapalapit ako sa kanya. Paliwanag ko. Exactly, that's my point po. Ikaw ang pinakabata dito, Tita Gab. Kaya ikaw lang po ang babagay sa daddy ko. Pagmamalaki niya na ikinangiwi ko. Sobrang miss ko na po si Mommy. Ayoko po kay Tita Bridget. Kung ako lang po masusunod, mas gusto ko pa po kayo maging Mommy kesa doon. Nagulat ako sa sigaw niyang yun. Shhh! Tarantang saad ko para patahimikin siya. Kinailangan ko pang ang takpan ng bibig niya. Oo, sige. Pero sana, tawagin mo lang akong ganyan kung wala si daddy mo, okay? Pagpapaintindi ko. Ngumiti siya ng malaki. Siya ka nag-thumbs up sa akin. Nasa likuran lang nila ako habang nakasunod ako sa kanila. Ang kasunod ko naman sa likod ko ay ang mga personal na guards nila. Dito na lamang pinili ni Sir Mackie na ilabas si Marcos sa sarili niyang mall dahil nag-aalala din siya sa seguridad ng bata. Pag medyo maluwag ng schedule ni Daddy, dadalhin kita sa Davao at dun tayo magbabakasyon, okay? Tinig kong ani ni Sir Mackie. Ngumiti lang si Marcos sa kanya matapos ay napalinga sa akin. Ganun na lamang katamis ang ngiti niya matapos ay muling bumaling sa ama. Balita ko ay Davao ang dream place ni Maki dahil doon nakatira ang mami niya. Doon din hiniling nitong ilibing bago siya mawala. Panay ako tawa na magsimula ng magkulitan ng mag-ama sa arcade kung ano-anong nilaro nila. Ang mga tao doon ay nakatanaw lamang sa kanila, karamihan ay kay Sir Maki. Moreno lamang siya pero napakalakas ng dating para sa akin. May computer games doon at yun ang sunod na inupuan nila. Ang matangos na ilong ni Sir Mackie ay sumasampal sa akin ngayong naka-side view siya
parang pinagawa sa ganda. Nilingon ako ni Marcus tsaka matamis na ngumiti. Tuloy ay nahiya ko nang nahuli niya akong nakatanaw sa daddy niya. Lumunok ako tsaka nag-focus na lang kay Marcus. Saksi ako kung gaano kagaling ang bata na yun sa laro na yun sa tuwing dadalhan ko siya ng merienda. Kaya palagay ko'y hindi siya matatalo ni Sir Maki. Nang magsimula ang laban nila ay talagang seryoso silang dalawa. Pati ang mga gwardiya'y nadadala kung paano sila maglaban. Hanggang sa... Ay, madami pa po talaga akong kakaining bigas, Daddy. Ang galing nyo. Nakangiting ani ni Marcus. Napakurap ako at iniisip kung bakit at papaanong natalo si Marcus. Kung sa bagay, si Maki Rivas yan. Sa galing at talino niya, ay baka wala na siyang hindi kayang gawin. Nagulat ako nang lingunin ako ni Sir Maki. Are you hungry? Tanong niya. Akala ko'y akong kausap niya kaya umiling ako at akmang sasagot nang mabilis siyang bumaling kay Marcus habang nakangisi. Inaasar na naman ako nito ah. Napangiwi pa ako. Ang assuming mo naman kasi, Gabriela? Hindi pa naman po, Dad. Si Tita. Kinakabahan ako dahil aksidente akong natawag na Tita ni Marcus. Pero mabilis naman niyang nadugtungan. Si Gabby po, baka gutom na, Dad. Ngiting anya. Hinaplos ni Sir Maki ang ulo niya. It's fine kung titang itatawag mo sa kanya. Turo sa akin ni Sir Maki. Mas magandang ang pakinggan, hindi ba? Nanlaki ang mata ko dahil sa hiya habang parang nagliwanag naman ang mata ni Marcos. Talaga po, Dad? Sabik na anya. Tsaka ako nilapitan at hinawakan sa kamay habang nagtatatalon. Did you hear that, Tita Gab? Tila ako ang nailang ng lakasan pa ni Marcus ang salitang tita kaharap ang daddy niya. Come on, mag-lunch na tayo. Maya-maya baka umuwi na rin tayo, ani ni Sir Maki. Kahit na ganoon ang sinabi ng daddy niya, ay hindi na nawala ang ngiti ni Marcus. Nakahawak siya sa daddy niya sa left hand at sa akin naman sa right hand. Akong nahihiya habang si Sir Maki ay para bang walang pakialam. Pagpasok namin sa isang luxury restaurant, ay kaagad akong pinangunahan na naman ng panibagong hiya. Matapos ibato sa akin ang mga hindi nakakaayang paningin, lalo na ng mga kumakain doon. Look, parang hindi naman bagay yung babae dun sa guy. Tinig kong anang isang staff sa gilid. Ano ka ba? Huwag kang bitter, may anak na nga sila eh. Turo pa nung isa kay Marcus. Yaya yata, Mars. Napakurap ako nang idantay ni Sir Maki ang braso niya sa balikat ko. Let's go, anya. Tsaka ngumiti. Matapos ay iginiya ang braso ko. Lutang akong napakurap tsaka tumango habang nakanganga. Ay, asawa nga. Naroroon pa ang panghihinayang ng magsalita na naman yun. Naupo kami malapit sa bintana. Bibihira na lang talaga sa ngayon yung may itsura pero may magandang kalooban, no? Lahat puro patapon na. Napapailing na ani Sir Maki patungkol sa mga yon. Mukhang narinig niya rin ang bulungan. Nilapitan kami ng waiter at ibinigay ang menu. 3 orly pasta. Napaka-fluent talaga ni Sir Maki magsalita. Mapatagalog man o Ingles. Sabi niya, masarap daw yon at paborito rin ni Marcus. Kaya nakigaya na lang din ako. Makatikim man lang ng pasta na made in Italy ang lasa. Marcus, eyes on the plate. Maya-maya ay anya kaya nilingon ko si Marcus na nakatitig sa akin. May problema ba? Tanong ko. Ngumiti siya tsaka umiling. Wala po. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita ang hindi naka-uniform. Kaya naninibago ko sa itsura nyo. Anya. Napangiwi ako. Ganun ba ako kapangit? But kanina pa natin kasama si Gabby. Nakangiting ani ni Sir Maki. Pero naroroon ang pagtataka. Kaya nga po. Pero ngayon ko lang siya nakita ng harap-harapan. She's the most beautiful girl I've ever met, Dad. Sabay kaming nasa maid ni Maki. Siguro ay nandiri siya. Except to my mom kahit hindi ko siya nakita. Ngiting ani ni Marcus.
Ikaw talaga, panay kang kalokohan. Tawang saad ko habang nakangiwi. No, it's not kalokohan, Tita Gab. Nagsasabi po ako ng totoo. Pangatwiran pa niya dahilan para mapalingon kami sa daddy niya, na ngayon ay tumatawa ng malakas. Hayaan mo na, Gab. Hindi naman nagsisinungaling ang bata. Napakamutuloy ako sa bato ko. Ako na lang ang nahihiya para sa sarili ko. Anyway, off days mo pala tomorrow, tama ba? Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Oo po, maikling saad ko. Pwede bang wag ka na lang pong mag-off? Nangungusap ang mata na ani ni Marcus. Marcus, hindi pwede. Tita Gab had own family. Kailangan niya ring makita ang pamilya niya. Paliwanag ni Sir Mackey. Hindi na kumibu si Marcus pero halata naman na nagtatampo siya. Kinaumagahan ay talagang hindi siya nagbukas ng pinto. Kahit alam niyang paalis na ako. Kaya pumunta na lang ako kay Sir Mackey para sa kanya na lang personal na magpaalam. Write down your digit and I'll update you about Marco. Mukhang nagtampo siya sa'yo ng husto. Anya, hindi ko alam kung para saan at i-update niya ako. Basta, sinulat ko na lang yung number ko sa notebook na nasa table niya. Matapos ay umalis na ako. Tahimik ang paligid nang makarating ako sa bahay. Nay! Tawag ko. Pagkapasok ko ay naroroon ng inay sa sahig at hinang-hina. Nay! Tarantang saad ko. Ano't ganyan ang kalagayan niyo? Binalot ako ng pag-aalala nang hindi siya makatayo. Gulong-gulo ang mga gamit namin. Pumunta rito si Chairman Morris, anak. Naniningil sa utang ng itay mo. Nanghihinang anya. Kaya tinulungan ko siyang tumayo. Inalalayan kong inay paupo sa luma naming sofa. Sinabi ko na bukas na lang sana. Pero hindi siya pumayag at ginanito ako. Puno ng awa ang aking nararamdaman dahil sa nakakahabag na kalagayan ni inay. Hayaan niyo ho, kakausapin ko sila mamaya. Hinawakan ni inay ang braso ko. Huwag na anak, mag-aalala lamang ako ng gusto sa'yo. Bukas ay babalik din ang mga iyon. Napabuntong hininga ako. Inasikaso ko ang inay at ipinagluto siya ng makakain. Alas dos ng hapon nang mag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula kay Sir Mackey. Kalalabas lang ni Marco sa kwarto. Mahaba ang uso at talagang nagtatampo sa'yo. Napangiti ako at nagtipa ng mensahe. Pasensya na po, sir. Pakisabi na lang po na uuwi rin naman ako kaagad. Bagaman puno ng pagpapakumbaba ay hindi ko pa rin napigilan na mapangiti. Hindi ko kasi inaasahan na talagang magme-message siya sa akin. Hinintay kong matulog ang inay bago ako nag-asikaso ng sarili ko. Bala ko talagang makipagkita sa mga Morris. Matagal ng utang yun ni tatay na ngayon ay wala na sa mundo. Kaya naman baka pwede ko silang pakiusapan na kahit papaano ay bawasan ng 200,000 utang ni tatay. Kahit kalahati na lang muna. Paalis na ako nang muling mag-vibrate ang phone ko. Naiistorbo na ba kita? Kinukulit kasi ako ni Marco na dalawin ka sa bahay mo. Otomatikong nanlaki ang mga mata ko, tsaka mabilis na nagtipa. May lakad ho ako, kung maaari ay sa ibang araw na lamang. Napangiwi ako ng isang mensahe na naman ang pumasok. Dahil sa vibrate pero nagsunod-sunod yon at nag-pop up ang pangalan ni Sir Mackey. Po? Bungad ko nang sagutin ko yon. Saan ang punta mo? Formal na anya. Nadidinig ko ang pagbulong-bulong ni Marcus sa linya. Bagay na hindi ko naman maintindihan. Hangout with your boyfriend? Hula niya. Ay naku, hindi ho. Kakausapin ko po yung pinagkakautangan ng itay. Nahihiyaman ay kailangan ko yung sabihin. Matagal bago siya nagsalita. Okay, just be safe. Anya, tsaka pinatay ang linya. Nagtataka ko pang nilingon ang patay ko ng screen na phone. Matapos ay nagkibit balikat. Sumakay ako sa tricycle at inipon ang aking lakas ng loob. Anong pakay mo? Strikto ang gwardiya na nasa bukana ng gate ng mga Morris nang makarating ako. Nais ko po sanang makausap si Mr. Morris kung maaari. Magalang na saad ko. Abalang chairman, kaya sa ibang araw na lamang. Papasukin mo siya, Clinton.
Isang gwapong binata ang lumabas mula sa makakapal na puno sa loob ng mansyon. Mukhang kagigising lamang nito dahil sa gulo-gulo niyang buhok. Ngunit Master Rylander, mahigpit pong ibinili ng inyong amang hindi pagtanggap ng bisita. Pangangatwira nito. Ang mata niya'y ganun na lamang kabilis na nawala ng emosyon habang nakatanaw sa gwardya. Ako nang kausap mo ngayon, hindi ba? Anya, kaya aligaga akong pinagbuksan ng gwardya. Nanguna siya sa paglalakad habang ako ay sinusundan siya. Masyadong malalaki ang bias niya, kaya napakabilis niyang humakbang kumpara sa akin. Mukha siyang modelo na naglalakad ngayon dito sa mahabang daan, hanggang sa huminto siya at nilingon ako. Anong ipinunta mo rito? Ang mga mata niya'y parang walang mga buhay habang nakatanaw sa akin. Ipapakiusap ko sana yung utang ni Itay. Ngumiwi siya. Kung ganon, nanay mo pala yung sinadya ni Daddy kanina? Napakaswerte mo, Binibini. Ngiting anya pa. Tsaka naglakad na naman. Hindi na niya ako nilingon hanggang sa makapasok siya sa mansyon. Kinausap niya yung isang katulong. Tsaka ako tinuro, ngunit hindi ko naman sila maintindihan. Natanaw ko na lang na nilapitan ako ng katulong. Dito tayo, anya sa akin, kaya sumunod ako. Napakalawak ng sala. Parang magsinglaki ang sala ni Sir Maki at ang sala nito. Puno ng mga lumang gamit na may mga barnis na antik kung titingnan. Tinanaw ko pang minsan yung lalaki na ngayon ay paakyat na ng hagdanan. Maupo ka muna riyan at hintayin mong matapos ang pag-golf ng chairman. Magalang na anya sa akin. Tumango ako. Ilang sandali pa'y may pumasok na lalaki. Kamukhang kamukha nung lalaki kanina, na Rylander ang pangalan. Matalim siyang nakatanaw sa akin. Magandang tanghali po, saad ko. Bahagya pa akong yumuko para batiin siya. Sino ka? Salubong ang kanyang kilay habang hindi nababago ang matalim niyang mga mata. Anak niya nung matanda na nangutang kay Daddy. Sabay kaming napalingon at naroroon sa itaas si Rylander. Nakasando na siyang puti pero jogging pants pa rin ang pangibaba niya. Kung ganon, anong gusto mong mangyari? Tanong nung isa. Ngumisi pa siya sa akin tsaka humakbang palapit. Magandang katawan at mukha mo ah. Kung papayag ka sa iaalok ko ay, ako nang bahalang magbayad ng utang ng tatay mo. Ngumisi siya. Retro, stop it! Pigil ni Rylander habang nasa taas. Ngunit hindi nakinig. Ang tingin ko ay kapatid niya. Naglakad ito palapit sa akin tsaka yumuko at sinalo ang ilalim ng mukha ko ng mahigpit. Be my slave. Nakakatakot ang pagnisi niya pero nabitawan niyang mukha ko nang may kamay na tumapik sa kanya. Sabay naming nilingon yon at halos huminto ang pagtibok ng aking puso. Sir Maki? Hindi makapaniwalang saad ko. Bumaba ang paningin ko sa bata na naroroon din sa gilid niya. Nakatanaw ito ng masama doon sa lalaki. Tita Gab, are you alright? Alalang ani ni Marcus, tsaka ako din ang banang yakap. Umugong ang malakas at nakakapang insultong tawa mula kay Retro. Maki Rivas! Madiin kong i-anunsyo nitong pangalan ni Sir Maki. Napakatagal na rin ang panahon mula nang tumuntong ka sa teritoryo namin. Nakangising ani to, ngunit hindi natinag ang pagditig ni Maki sa lalaki. Kasama mo pang kapatid ko noon. Halata ang galit nito at panggigigil. Tila nagpantig ang aking tenga at paulit-ulit yung bumulong sa isipan ko. Kapatid ng mga ito ang asawa ni Sir Maki. Parang dinala mo na rin ang sarili mong kabaong sa kinatatayuan mo. Dagdag pa nung Retro. Stop it, Tito Ret. Si Tita Gabi lang ang pinunta namin ni Daddy. Kung ayaw niyo sa amin, aalis na kami kagad. Dire-diretsyong ani ni Marcus at walang takot na mababakas sa mata niya. Para bang kaedad niya lamang ang mga kausap niya. Pababayaan ka lamang ng lalaki na yan, Marco. Maiwan ka na sa amin dahil yun ang gusto ng lolo mo. Ani ni Retro. Itigil mo na yan, Retro. Sa wakas ay, narinig ko rin ang tinig ni Rylander. Sige na, Kuya Maki. Pasensya na sa inasal ng kapatid ko. Marahil, sariwa pa sa alaala niya ang pagkawala ng bunso naming kapatid. Tito Ray! Masiglang ani ni Marcos, tsaka yumakap kay Rylander.
Pero nawala ang atensyon ko sa kanila nang muling sapuhin ni Retro ang mukha ko. Hindi pa tayo tapos. Bantang Anya, tsaka umakyat sa hagdan. Hindi ba kayo magpapakita man lang kay Daddy? Ani ni Rylander nang makalabas na kami. Umiling si Maki tsaka ang umiti. Tsaka na siguro, alam mo naman na mainit pa rin ang Kuya Retro mo sa akin. Paliwanag ni Maki. Nilingon niya ako at ganun din si Rylander. Kung ganun, ikaw pala yung madalas na ikwento sa akin ni Marcus. Anya, sana may pagkakataon na makapagkwentuhan tayo ng mahaba-haba. Para naman malaman ko kung bakit ka gustong gusto ng pamangkin ko. Tawang Anya. Tito Ray, stop embarrassing her. She's going home na. Kontra ni Marcus. Hmm? Type mo yata siya eh, kaya pinagdadamot mo. Pangaalas ka pa ni Rylander. Bagay na ikinasinghap ni Marcus. Inalok ako ni Sir Mackin na ihatid. Sinubukan ko namang tanggihan yon ngunit sadyang mahaba ang nguso ni Marcus. Kaya nakita ko yon kaagad. O sige na, sasakay na ako. Tawang saad ko. Sa passenger seat na ako naupo at pinilit naman iisiksik ni Marcus ang sarili niya sa akin. Paano mo nga palang nalaman na naroroon ako? Hindi ko alam kung pagkakataon lang yun. Malapit na magkaibigan ng parents namin ng wife ko. Sabong ang malakas ng pagkakitaan na business ng father-in-law ko. Nakaharap ako ng matalo ang tatay mo sa sugal na yun dati. Kinakailangang ipa-background ang tatay mo dahil nasa kalahating milyon ang utang niya. Halos mapasinghap ako ng sambitin yun ni Sir Maki. Sa totoo lang ay bayad ka na ng mga Morris. Isa ka kasi sa mga isinangla noon ng tatay mo. Kahit si Marcos ay napalingon na rin, tila ba naiintindihan niya ang lahat? Pero dahil sa akin ka na nagtatrabaho, ay makakaya mo nang bayaran yun. Liba na lang kung willing kang sumama kay Retro. Ngumiwi pa siya at parang hindi sang-ayon sa kanyang sariling sinabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng aming lumang tarangkahan. Bumaba ako. Hindi mo man lang ba kami aalokin na pumasok? Ani ni Maki. Baka kung anong kapintasan lang ang sabihin nila, kaya kung maaari ay ayoko sana. Pero si Marcus na ang kusang bumaba. Hirap pa niyang itulak ang tarangkahan naming nakatagilid na. Dad, look at their gate. They're so artistic. Tila humahang ang ani ni Marcus. Gusto ko sana siyang batukan dahil parang insulto ang sinabi niya. Pero napalinga ako sa malakas na pagdawa ni Sir Maki. Napakagwapo niya. Wow! Nariyan na naman ang namimilog ng nguso ni Marcus nang tuluyang makarating sa terrace ng bahay. Ibang-ibang disenyo ng bahay niyo, Tita Gabby, kumpara sa amin. Lahat ay gawa sa kahoy at mga small piece ng wall. Nakangiting Anya. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. Marcus, stop talking. Saway ni Maki. But Dad, I like this place. I smell a fresh air. Kaysa sa atin na panay mga air freshener ang naaamoy. Humaba na naman ang nguso niya. Sabay-sabay kaming napalingon kay inay. Anak, may bisita ka pala. Bakit hindi mo sila ipaghain ng merienda? Anya. Nako, wag na ho. Hinatid lang po namin si Gabby. Maya-maya po ay aalis na rin kami. Magalang na ani ni Maki. Hi, Granny! Ani ni Marcus. Tsaka kumaway sa inay. Napangiti ako. Sa totoo lang ay, hindi ko inaasahan na babatiin nila ng ganito ang inay. Kahit na nakita na nila ang buhay ko, ay hindi pa rin nagbago ang pagtrato nila sa akin. Lalo na ni Sir Maki. Kinaumagahan, pupungas-pungas pa ako nang marinig ko ang pagmamadali ni inay. Gabriela, umising ka na riyan! Inuuga-uga niya pa ako hanggang sa sapilitan kong imulat ang mata ko. Inay, ano po tumahangos kayo? Takang saad ko. Nariyan na yung binatang anak ni Morris. Otomatikong napakaslot ako ng bangon. Ho! Hindi makapaniwalang saad ko, pero inusenteng tumango lamang si inay. Hindi niya nga pala alam na pumunta ako sa kutan ng mga walang hiyang yon. Ipinulupot ko ang buhok ko, tsaka ako pinahid ang magkabilang gilid ng mata ko dahil baka nga may muta pa ako. Paglabas ko ay nakataas pa ang kilay ni Retro. Tinitigan ko ang mukha niya. Kumpara kahapon ay medyo maayos ang presensya niya. Napangiwi ako nang ilabas niya mula sa likuran niya ang isang bukay ng bulaklak. Nagahalo sa violet
Dilaw at puti ang kulay ng bulaklak. Ano naman to? Kunwari ay salubong ang kilay ko. Kahit ang totoo ay natatakot ako sa mga posible niyang gawin sa amin, lalo na kay inay. Wala pa akong girlfriend at ikaw ang napili ko. Walang emosyon na Anya. Napatawa ko sa hangin. Pinaglololo ko mo ba ako? Inis na saad ko, tsaka ako padarag na ibinalik si dibdib niya ang bulaklak. Matapos yung sakta ng nanay ko, ganyan ang sasabihin mo? Tsaka isa pa, ang girlfriend, nililigawan at pinaghihirapan. Hindi ganyang napili-pili lang, walang ganun. Inis na saad ko, tsaka ako siya pinagsarahan ng pinto. Ganoon na lamang ang gulat ni inay nang harapin ko siya. Huwag na ho kayong matakot doon, hindi niya po kayo sasaktan. Saad ko kay inay, may isang salita si Sir Maki at doon muna ako magtitiwala sa ngayon. Lahat ng sinabi ni Sir Maki ay sinabi ko kay inay, pati na ang pagsasanla sa akin ni itay. Alam kong lahat ng yun anak, anin inay, na ikinataas ng paningin ko. Hinagod niya ang buhok ko. Kasunduan yun sa pagitan ng itay mo at ni Chairman Morris. Tauhan niya dati ang itay mo, kaya madalas kanyang dalhin doon. Type na type ka ng panganay na anak ni Chairman Morris. Kahit bata pa lamang kayo, pero ayaw kang mapabilang sa pamilya na yun ang itay mo. Inanyayahan siya ni Chairman sa sugal at natalo ng kalahating milyon ang itay mo. Kung hindi niya pipirmahan ang kasunduan ay mamamatay pati tayo. Kaya sapilitan kang isinanla ng tatay mo sa papel. Pakiramdam ko ay hindi madigest ng sistema kung lahat ng sinabi ng inay. Kaya hindi kita pinagtatagal sa bahay na ito ay dahil doon anak. Pakiramdam ko ay wala akong naintindihan isa man sa mga sinabi ni inay. Kahit nga pabalik na ako ng mansyon ay talagang tulala ako. Tita Gabi! Napilitan akong ngumiti dahil kay Marcus. Sinalubong niya ako ng yakap. How's your day po? Masaya ka po ba sa off days mo? Gusto kong umiwi pero pinilit kong ngumiti. Oo Marcus, sobrang saya. Pagsisinungaling ko. Tatawagan ka po dapat ni Daddy kaso daw po maiistor. Marcus! Sabay kaming napalingon sa malakas na sigaw ni Sir Maki. Nandyan ka na pala. Anya, tsaka tila hindi mapakali ang kanyang mata. Natanaw ko pa ngang lumunok siya. Dad, wag mo na po kaming isama ni Tita Gab. Ikaw na lang po ang umalis. Nakalabing ani ni Marcus. Saan naman kaya ang punta niya? Ayaw mo bang makita ang Tita Bridget mo? Maya-maya ay Anya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natuwa sa sinabing yon ni Sir Maki. Ayaw? Diretsong ani ni Marcus. Nagkibit-balikat lang ang daddy niya. O sige, Gab, baka matagalan ako sa labas. Pakicheck mo muna si Marcus, okay? Ngumiti siya. Tumango lang ako at hindi ngumiti pabalik sa kanya. Gabi! Muling tawag niya sa akin na ikinatigil ko sa paghakbang. Nilingon ko siya at itinuro niya ang gilid ng pisngi niya. Wari, hinahanap ang ngiti ko. Pero umiling ako. Tsaka ako iginiya si Marcus papasok. Mabuti na lamang ay tutok siya sa video games na ginagawa niya. Kaya hindi niya ako kinukulit na makipaglaro. Alas 11 ng tanghali nang lumabas kami ni Marcus sa malawak na playground sa labas ng may matanawan akong lalaki. Nakapamulsa ito habang nakasuksok sa bulsa ang kamay niya. Tito Retro! Wala sa ulirat na ani ni Marcus. Hindi nga ako nagkamali ng iniisip dahil siya nga yun. Itinago ko sa likod ko si Marcus. Bakit ka narito? Anong pakay mo? Matapang na saad ko. It's my nephew's house. Hindi naman siguro masama kung paparito ako. Pero hindi naman kasi ako pumarito para sa kanya eh. Mayabang na anya pa. Para kanino, kung ganun. Ngayon ko lamang napansin na narito na pala si Sir Maki. Sino ang ipinunta mo kung ganun? Matalim ang titig nito kay Retro. Gusto kong ligawan si Gabi. Paghihirapan ko tulad ng gusto niya. Kamunti ka ng malaglagang pangako sa sinabi niya. Oo nga't sinabi ko na dapat pinaghihirapan, pero wala akong sinabi na ligawan niya ako. What? Hindi makapaniwalang ani ni Maki. Sabay pa nila akong nilingon ni Marcus. Ngumisi si Retro at saka tumingin sa akin. I wanna ask you for a date. Napangiwi ako habang nakatanaw sa akin ng masama
si Sir Mackie. No! Napalingon kami sa matinis na tinig ni Marcos. Tita Gab is not available right now. She's with me. Anya pa, siya ka hinawakan ng kamay ko at hinila ako papasok. Niyaya niya akong pumasok sa kwarto niya. Nilakpan niya ang pinto. Tito Retro is such a womanizer. Ayokong makasama ka doon. Kung siya ang gugustuhin mo, mas nanaisin ko pa pong si Daddy'ng manligaw sa'yo. Nanlaki ang mata ko. Ano bang sinasabi mong bata ka? Dinaan ko na lamang sa tawang sinabi niya. Kahit ang totoo, ay lumakas ng bahagya ang pintig ng puso ko. I know Daddy have a small crush with you. Di po ba halata? Napangiwi ako. Kamuntikan pa nga akong mapatalon sa pagkakaupo dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Marcos, come on, open the door. Tito Retro wants to talk to your Tita Gab. Kalmado na ang tinig ni Mackie. Ano naman kayang pinag-usapan nila? Makikipag-usap lang ako sa kanya, ngiting paliwanag ko. Hindi ka sasama sa kanya? Nakalabing Anya. Umiling ako. Si Marcos na ang nag-usang nagbukas ng pinto para sa akin. Naroroon si Sir Mackie sa labas. Nakatanaw siya sa mata ko. Pakiramdam ko tuloy ay muli kong narinig ang sinabi ni Marcos kanina. Nasa labas si Retro at hinihintay ka. Tumango ako at saka naglakad palabas. Nakatalikod si Retro paglabas ko. Nakapasok pa rin sa busa niya ang kanyang kamay. Humarap siya ngunit seryoso ang kanyang mukha. Sa ibang araw na lang pala kita yayayain. Kalilimutan ko yung utang ng tatay mo kay Daddy. Basta, pumayag ka lang. Hindi niya ako hinintay na sumagot. Sa halip ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Maraming nakakita at nakarinig ng pag-uusap namin kanina. Kaya naman tsak na ako na naman ang laman ng bulungan ng mga kasambahay. Abala ko sa pagtitiklop ng damit ni Marcos nang pumasok si Aling Ninita. Nais ka raw makausap ni Sir Mackie. Seryosong Anya, tsaka ako siniringan. Ang totoo ay marami ng kasambahay ang galit sa akin dahil masyado raw akong pilingera sa mag-ama. Nagbuntong hininga ako. Tulog si Marcos kaya tahimik akong kumilos palabas. Alas 7 na ng gabi, abala pa rin si Sir Mackie sa mga papel na kaharap niya. Pinatatawag niyo raw ho ako, sir? Naiilang na saad ko. Medyo nanibago ako sa kanya. Dahil noon naman ay hindi niya ako tinitignan pag pumapasok ako sa office niya. Ngunit ngayon ay para bang sinusuri niya ang lahat ng kabuuan ko. Anong napag-usapan niyo? Anya, habang nakatanaw pa rin sa akin. Po? Maang-maangan ko. Si Retro, ano ka kung napag-usapan niyo? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Wala naman kasi kaming napag-usapan eh. Did you let him to court you? Seryosong Anya. Hindi na naman ako nakasagot. Sabihin mo, sinabi mo ba talaga sa kanya na dapat niyang pinaghihirapan ng panliligaw sa'yo? Po, hindi ho. Tanggi ko. Kaya ko ring ibigay ang lahat ng inaalok niya sa'yo. Hala, bakit kaya siya ganito? Maniniwala na yata ako sa sinabi ng anak niya. Sasagot na sana ako nang hatakin niyang pulsuhan ko. At ganoon na lamang niya kabilis na nasapo ang bewang ko. Sir Mackie! Saad ko. Alam kong makapalang mukha ko kung sasabihin ko sayong gustuhin mo ko kaysa kay Retro dahil may anak na ako. Nanlaki ang mata ko. May Bridget na siya, diba? But tell me, how to unlove you? Kahit alam kong napapabilis mong pagtibok ng puso ko. Sir Mackie! Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang sakupin ng malalaki niyang kamay ang magkabilang pisngi ko. At ganoon na lamang ang naging epekto niya sa akin para hayaan siyang mahalikan ako. Nakapikit siya habang nanlalaki ang mata ko. Tila dinadama niya ang husto ang bawat pagsunggap niya sa labi ko. May Bridget sa buhay niya, kaya hindi to pwede. Malakas ko siyang itinulak, pero napakadali lamang na nahuli ang kamay ko. Walang-walang lakas ko kumpara sa kanya. Iniikot niya ako at isinandal sa mesa. Naging marahas at mapaghanap ang kanyang paghalik sa akin. Hanggang sa bitawan niya ang labi ko at parehas kaming habol hininga. Nakatanaw lamang siya sa aking mga mata. Kung kasalanan na mahalin ka, ay humihingi ako ng tawad. Pero sinasabi ko sa iyo,
Hindi ko hahayaan na mapunta ka kay Retro. Ang mata niya ay para bang hinihigop ako. How about Bridget? Tanong ko. Matagal na kaming hiwalay. Sinundo ko lamang siya bilang pakiusap ng parents niya. May kung anong tuwa na namuo sa aking dibdib. Pero pareho kaming napalingon sa tatlong magkakasunod na katok sa labas. Dad, Tita Gabby's not inside. Boses yun ni Marcus at mukhang kagigising lamang niya. Iginiya ako ni Maki para maiayos ng tayo. Ninisihan niya ako bago ko bawiin ang kamay ko. Binuksan kong pinto at ganoon na lamang ang ngiti ko dahil sa kakyutan ni Marcus habang kinukusot-kusot pa ang kanyang mga mata. Why are you here? I searched you for an hour. Anya pa habang nakalabi. Ganun na ba kami katagal na naghalikan? Sorry Marcus, Tita Gab and I have a small private talk. Nakangiting ani ni Maki at hindi nawala ang pagkakangiti. How private then? Anya pa, tsaka inirapan ng ama. Mukhang antok na antok pa rin si Marcus dahil paghiga namin ay nakatulog agad siya. Pasado alas 11 na ng gabi, kaya pinili ko na lamang na doon matulog. Kinaumagahan ay idinilat ko ang mata ko, pero gwapong mukha ni Maki ang nasilayan ko. Nakangiti siya habang nakayakap kay Marcus. Napuyat ka ba? Pabulong na Anya para hindi magising ang anak. It's been 9 in the morning. Nakangiting Anya pa matapos hinawakan ng kamay ko at sinalikop doon ang kanya. Napangiti siya habang nakatanaw doon. Ang moreno niyang balat ay lalong lumabas dahil sa porselana kong kulay. Nagitla kaming pareho nang bumukas ang magkabilang pinto. Naroroon si Retro, salubong ang kilay at matalim na nakatanaw sa kamay namin. Kaya kaagad ko yung binawi, dahilan ng pagmulat ni Marcus. Inosente siyang nakatanaw sa akin matapos ay lumapit sa daddy niya at panghuli ay sa tito niya. What's happening? Inosenteng tanong niya pero hindi inalis ng dalawang pagtititigan sa isa't isa. Nenita! Malakas ang sigaw ni Maki. Nenita! Pag-uulit niya. Pumasok si Aling Nenita. Nung una ay nakatanaw lamang siya sa akin hanggang sa magsalita muli si Maki. Ilabas mo muna si Marcus at pakainin mo ng almusal. But daddy, I'm not yet hungry. I wanna be with Tita Gab. Nagmumurkol yung ani ni Marcus. Marcus! Kalmado ngunit may pagbabanta sa tinig ni Sir Maki. Kaya napabuntong hininga na lamang ang bata. Masama ang loob niyang naglakad. Ayaw pa nga niyang magpahawa kay Aling Nenita. Why are you two together in one frame? Tanong yun mula kay Retro. Pero ang mata niya ay nagbabanta na para bang obligadong sumagot si Maki ng tama sa kanya. This is my territory, Ret. You should not ask me about that. I can do whatever I want. Seryosong ani ni Maki. Tumawa lamang si Retro ng sarkastiko. Do you even know who I am? Kunot na naman ng noon ni Retro. Asawa mong kapatid ko. Kinuha mo siya sa akin ng halos 19 years old pa lamang siya. At pinatay mo siya nang mag-21 siya. Ngayon, pati yung babae na alam mong gusto ko, ilaalayo mo rin sa akin? Hindi ko siya pinatay, Retro. Halata ang gigil ni Maki. Namatay siya at hindi ko yun ginusto. The heck your reason, Rivas? Alam mong na-diagnose siya na may sakit siya sa puso at isa sa bawal sa kanyang panganganak. Buntis na siya nung ma-diagnose siya, Retro. Bakit ba kailangan pang sa harap ko sila maganyanan? I don't care. Ikaw lang ang dapat nasisihin, Maki, at ang anak mo. Kung hindi dahil sa inyo, buhay pa sana ang kapatid ko. Bigla ay naging emosyonal ang kanyang mga mata. Ngunit kahit kakaunti ay hindi man lang ako nakaramdam ng awa para sa kanya. You shut up! Si Riley ang pumili na isilang niya si Marcus dahil alam niyang may taning din ang buhay niya. Kahit kailan na hindi kita paniniwalaan, hanggang nakikita ko kayong mag-ama na naging salot sa buhay ng kapatid ko. Madiin na giit ni Retro na ikinatigil ko. Mula sa likod niya ay nilingon ko ang bata na naroroon. Tila pinisil ang aking puso habang unti-unting tumutulo ang luha niya. You mean po, salot lang kami ni Daddy para kay Mommy? Napangiwi ako sa awa. Ang emosyon na ipinapakita ni Marcus ay
wala nang kasing sakit pa. Pero tito, you know how much I love mommy, diba? Luha ang Anya pero hindi natinag si Retro. Akmang magsasalita pa siya nang humakbang ako papalapit sa kanya. At malakas na sampal ang isinalubong ko sa pagmumukha niya. Wala kang karapatan na basta na lamang sabihin ang lahat ng mga salita na gusto mong bitawan. Hindi nila ako kadugo o kahit na kaano-ano. Ngunit ang batang sinasaktan mo ay malapit sa akin. Kapag hindi mo pinigil ang kasasalita ng kung ano-ano, tatawag na ako ng pulis. Kahit si Maki ay mukhang hindi inaasahan na gagawin ko yun. Ngumiti siya tsaka ako tinitigan ng matalim. Hindi porket gusto kita, may karapatan ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Nagbabanta ang tinig niya at ganoon na lamang kabilis ang pagkilos niya para dakmain ang braso ko. Gab! Alalang ani ni Sir Maki. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Marahas kong binawi ang braso ko. Ako ang pinunta mo rito, di ba? Wala ka nang dapat pang sabihin. Sasama ako para matahimik ka na. Saad ko, tsaka ako humakbang pero kaagad din na napahinto dahil sa kamay na humawak sa aking pulsuhan. Si Maki, nakatanawang nangungusap niyang mata sa akin, kasabay ng pag-iling. Tita Gab, saad ni Marcos, tsaka niyakap ang bewang ko. Mapait akong ngumiti. Aalis lang sandali si Tita Gab, but I promise na babalik din ako, okay? Paliwanag ko. Hindi ko alam kung papaanong napalapit ng husto ang loob ko kay Marcos. Nag-iisa lang akong anak ng nanay ko at walang pamangkin kaya hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng pamangkin. Pero siguro, dahil pareho kaming ulila sa isang magulang, ako ay sa ama habang siya ay sa ina, kaya alam ko ang lungkot na araw-araw niyang hinaharap. Promise po, malulungkot si Marco kapag di na kita nakita. Nakalabing Anya, kaya tumango ako. Sinundan ako ni Retro palabas. Nasa bukana ng mansyon ang kotse niyang Mustang. Ipinaghila niya ako ng pinto papasok. Hindi niya ako kinausap. Kahit ako ay, kahit paglingon, ay hindi ko nagawa. Masama pa rin ang loob ko sa mga salitang binitawan niya. Hindi kasalanan ni Marcos na isilang sa mundo. He is a gift from God. Isang regalo na dapat ay hindi tinatanggihan. I'm sorry for everything that I've said. Binasag niya ang katahimikan. Hindi ka sa akin dapat nagsasabi niyan. Dapat sa mga taong napagsalitaan mo ng masakit. Hindi kita kilala. Wala akong ideya kung anong klaseng tao ka. Pero heto ako. Sumama pa rin ako sa'yo. Sa kabila ng mga kagaspangan mong ugali. Dahil hindi ako mapanghusgang tao, Retro. Pangangatwiran ko na ikinatahimik niya. Pamangkin mo yung bata na sinabihan mo nun. Galit na saad ko. Pero kaagad niyang pinreno ang kotse. Dahilan para mapahawak ako sa unahan nun. Napalinga ako sa kamay niya na mahigpit na nakahawak sa manibela. That kid! Galit na Anya. Ang mata niya'y unti-unting namasa. Sabi mo, hindi ka mapanghusgang tao. Pero ano to? Malakas na sigaw niya. Binalot ako ng kaba ng malakas niyang hampasin ang manibela. Riley is not my sister. Sigaw niya. Matagal na kaming magkaibigan ni Maki. At alam niyang damdamin ko para kay Riley. But he still choose to hurt me. Inagaw niya sa akin si Riley. Nagpupuyos ang kamao niya sa galit. Paano hindi magkapatid? Naguguluhang saad ko. Pero diba, ako yung gusto mo? Hindi magsisinungaling si nanay, kaya ganun na lamang kalakas ang loob ko na sabihin yun sa kanya ng harap-harapan. Totoong gustong gusto na kita kahit nung dinadala ka pa lamang ni Gary sa mansyon. Patungkol niya kay Itay. Pero matapos ang pirmahan ay nawala na lang kayo na parang bula. Siguro ay yun ang sapilitang pagsanla sa akin ni Itay sa pamilya nila. Pinilit kong kalimutan ang feelings ko hanggang sa mabaling yun sa ampo ni Daddy na si Riley. Nasapo ko ang bibig ko habang nasa baba naman ang kanyang paningin. Si Maki lang ang nakakaalam ng feelings ko for her. But he betrayed me. Ang gigil sa mata niya ay bakas na bakas. At sa tuwing makikita kong batang yun, kumukulo ang dugo ko. Dahil paulit-ulit kong naaalala ang pagtataksil sa akin ng kaibigan ko. Ngayon mo sa akin sabihin na masama ako. Gayong pati ikaw ay nais niyang kuhanin. Matalimang mata niyang nilingon ako. Umiling ako.
Naiintindihan ko siya. Pero inosente si Marcos at wala siyang kinalaman sa anumang kasalanan na ginawa ni Maki sa'yo. Lumayo ko sa kanila. Titigil ako. Kalilimutan kong galit ko. Natigilan ako. Paano ko yung gagawin? Kamumuhian ako ni Marcos kapag bumali ako sa pangako ko na babalik ako. Nagtatrabaho ko sa kanila, Retro. Nagpapaintinding saad ko. Patuloy kong isasampal sa mag-ama na yun ang ginawa nila sa akin. Oras na hindi mo sila iwanan. Pati si Marcos ay idadamay ko. Kilala mong marumi ang aking pamilya pagdating sa mga ganitong kalakaran. Pananakot pa niya. Maki's point of view. Segundo, minuto, oras, araw, maski ang buwan, patuloy akong maasa na babalik si Gabby. Pero bigo ako. Nagpapasa ako ng mensahe sa phone niya ngunit isa man ay wala siyang sinasagot. Dad, puntahan na lang po natin si Tita Gab sa wooden house niya, please? Pangungulit ni Marcos. Nasa office kami. Kinakailangan ko na siyang isama rito sa kumpanya dahil wala nang mag-aalaga sa kanya. Sinubukan kong alukan siya ng bagong mag-aalaga sa kanya pero palagi niya akong kinukontra. Iisa lang ang kanyang sagot. Huwag na lang po kung hindi si Tita Gab. Naaawa ko sa kanya ngunit kahit ako ay malaking palaisipan sa akin kung nasa na nga ba si Gabriela. Marcos always cries at talagang si Gabby ang gusto niyang makita. Ang totoo ay hinanap ko na siya sa mga lugar na maaari niyang paglagian. Pero wala, ni isa mang bakas. Let's go, son. Saad ko tsaka ako hinila si Marcos, palabas. Where are we going, Dad? Kukurap-kurap na saad niya, pero hindi ko siya sinagot. Tinatawagan ko si Retro nung araw na umalis si Gabby at sinabi niyang hindi niya alam pero hindi ko sinilip ang mansyon nila. Susubukan nating hanapin si Tita Gab. Saad ko, tsaka ako ngumiti. Tila nagliwanag naman ang kanyang mga mata. Pagdating pa lang namin sa gitay, hinarang na kaagad kami ng guard. Hindi tulad ng sunduin namin si Gab noon na nakapasok kami agad. Mahigpit pong binili ni si Retro na huwag kayong papasukin. Striktong anang gwardya. Kakausapin ko lang siya matapos ay aalis na rin kami ng anak ko. Pakiusap na saad ko. Pero umiling siya. Wari hindi pagbibigyan anuman ng excuse ko. Uy, Maki! Lumabas si Rylander sa mapunong parte ng gate. Anong sadya mo? Ganito talaga kahigpit ang pamilya nila. Hindi ka makakapasok ng walang valid na reason. Si Retro ang kailangan ko. He's in New Zealand right now. Maayos na sagot niya sa akin. Saan niya tinago si Gab? Desperadong saad ko. Ha? Tila nagulat pa siya nang sambitin ko yon. Walang alam si Kuya Retro kung saan mang lugar pumaroon si Gabriela. Nilingon ko si Marcos. At tulad ko ay halata din ang lungkot niya. Batid kong hindi magsisinungaling sa akin si Rylander. Kaya kailangan ko ng sumuko. Walang nagtago kay Gabby. Kasi kusa niya yung ginawa. Dad, makikita pa po kaya natin si Tita Gab? Malungkot ang tinig na ani ni Marcos. Hindi ko pa alam anak, pero hahanapin pa rin natin siya, promise. Saad ko. Nagdesisyon akong dalhin muna pansamantala si Marcos kila Mami dahil walang magbabantay sa kanya. Hindi lang si Marcos ang nangungulila, kung hindi pati ako, ang buong puso ko. Mahal na mahal ko si Riley. Kaya nga ni isang babae ay wala akong pinapasok sa puso ko. Oh, anong tawag mo kay Bridget? Nangangaral ang tinig ni Sky. Kung sasabihin mong rebound lang yun, ay masasapa kita talaga. Napaka-faithful ni Sky sa nag-iisang babae sa puso niya. Kaya ayaw niyang tinatrato ng ganun ng mga babae. Hindi katulad ko na sa pool noon ay babaero. Nito lamang ako nagbago mula nang ikasal ako kay Riley. Alam mo, hindi ka naman iiwanan nun kung walang malalim na dahilan. Si Maxwell ang nagsalita. Every woman will stay on her side, no matter how hard the situation is. Pero ibang usapan kapag kailangan na talaga. Baka ayaw niya sa single dad. Nagtawanan pa sila. Hindi ako natutuwa. Inis na saad ko pa, tsaka ako umirap. May irereto na lang ako sayo. Maya-maya ay ayan na naman si Maxwell. Kasal na ako. Si Sky naman ay loyal sa long-time crush niya.
Kaya ikaw, pinutol ko ang sasabihin niya. Ako naman ay may anak na at retired na sa ganyan. Sarkastikong saad ko, tsaka ako umirap. Shhh! Tila humigop ng hangin si Maxwell. Sayang naman yung si Gabgab. Matalino at napakasipag. She deserves a guy like us. Anya pa na nagpatigil sa akin. Sa lahat ng employee ko, siya na lang ang walang boyfriend. Tawang saad pa ni Maxwell. Gabgab? Pag-uulit ko pa. Gumiwi siya, tsaka tumango. Gabriela ang name niya. Pero malayo siya kay Gabriela Silang. Dahil napakapino niya kung kumilos. Pinapagalitan na nga ng manager niya, nakangiti pa. Pagmamalaki ni Maxwell habang tumatawa. Ang tagal kitang hinanap. Andyan ka lang pala kay Zabanta. Pakiramdam ko ay hindi na nawala sa isip ko mga sinabi ni Maxwell. Kating-kating na akong mag-umaga. Gabriela's point of view. Nay, una na ho ako ah. Ngayon po yata bibisita si Chairman Zabanta. Kaya kailangan pong maaga. Iniabot sa akin ni Ina yung pagkain na hinanda niya para sa akin. Inilagay ko na ang mga gamit ko sa kotse, tsaka ako pumasok. Tingin ko ay tama si Retro. Mas magiging maayos ang buhay namin ni Inay kung malayo kami kay Maki. Pero madalas na sumasagi sa isipan ko ang kalagayan ni Marcos. Kamusta na kaya siya? Natuloy kaya siya sa pag-aaral niya? Nagring ang phone ko. Si Retro. Hello? Bungad ko nang sagutin ko ang linya. How was your sleep? Malambing na Anya. Walang kami. Sa katagalan ng panahon ay pumayag siya na maging magkaibigan na lamang kami. Sa katunayan ay sa kanya galing ang lahat ng mga bagay na meron ako. Okay naman, ikaw, hindi ka ba naiinip kay Rylander o kahit sa daddy mo? Tanong ko. Mas okay na to. At least, super layo mo. At mapipigil ang sarili ko na puntahan ka. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Alam niyang nararamdaman ko para kay Maki. Pero alam din niyang pinipilit ko yung kalimutan. Anyways, nagkita na ba kayo ni Rivas? Kinain kami ng katahimikan nang itanong niya yon. Wala siyang ideya na sa Zabanta Incorporation ako nagtatrabaho. Medyo malayo din kasi yun sa mansyon niya. I see. Anya, salamat Gab. Hanggat hindi pa ako okay, kung pwede huwag ka na munang lumapit sa kanya. Puno ng pakiusap ang tinig niya. Mahirap para sa akin ang pinagdaraanan niya dahil ganoon din ang eksaktong nararamdaman ko. Kung gaano ko kagusto na makita si Maki at Marcos, kung gaano ko sila gustong makasama, pero alam kong hindi pa pwede sa ngayon. Wala na kaming napag-usapan kaya may nabuti ko ng putulin ng linya. Malapit na rin kasi ako sa building. Ginugol ko ang lahat ng oras ko sa mga nakatalaga sa akin. Balita ko ay ngayong umaga raw bibisita si Chairman Zapanta, kaya kailangan kong apurahin ang trabaho ko. Emmy, gagamit ako sandali ng palikuran na. Kung hahanapin ako ni manager, pakisabi na lamang. Saad ko. Tumango lamang siya kaya naglakad na ako palabas. May nakasalubong akong dalawang babae. Taga ibang department sila at nagbubulungan. Hindi naman pala si chairman ang bibisita. Pansamantala daw na si Sir Maxwell ang hawak nito. Palagay ko kasama niya yung kaibigan niya Moreno. Gosh! Tiling saad ba nung isa? Bigla tuloy binalot ako ng kaba. Dalawang linggo na akong na-hire sa kumpanyang ito nang malaman ko na yung anak pala ni Chairman Zapanta at si Maki ay magkakaibigan. Yung Maxwell ang mag-handle pansamantala ng building. Ibig sabihin, malaki din ang tsansa na magkita kami ni Maki mamaya. Mabilis lang akong gumamit ng comfort room. Matapos ay patakbo na akong lumabas. Ayaw na ayaw ni Manager Lily na nawawala ng tao ang bawat table sa department namin. Paliko na ako nang mapaatras ako dahil sa pagsulpot ni Maki sa harap ko. Pakiramdam ko ay namutla ko. Gulat na gulat ako. Kanina lamang ay iniisip ko siya. Pero ngayon ay narito na talaga siya. Nakasandal siya sa pader habang nakangisi sa akin. Working hours ngayon kaya naman walang masyadong tao. At masama ito para sa akin. Akmang hahakbang ako nang magsalita siya. Ayaw mo nang bumalik sa akin, di ba? Sarkastikong Anya. Nilingon ko siya. Ganoon na lamang ang pagkakakunot ng kanyang noo.
You told us na babalik ka. Marcos is still waiting for you. Galit na Anya. Ngunit isa man ay wala akong makapang sagot. Nagigilty ako. Hindi ko siya kinibo. Sa halip ay patakbo kong bumalik sa table ko. Hihinga-hinga ko. Iniisip ko kung papaano ko ipaliliwanag sa kanya ang ilang buwan na pagkawala ko ng biglaan. Mabuti na lamang talaga't hindi ako naabutan ni Sir Maxwell sa pag-ikot niya. Napakislot ako nang madinig kong malalakas na tawanan. Kasabay noon, ang pagbukas ng opisina namin. Tumayo kaming lahat para bumati ng magandang araw. Pinasadahan ko ng tingin kung sino nga bang mga bisita, maliban kay Maxwell. May matanda siyang kasama. At kusang nanlaki ang mata ko nang matanawan ko ang nakakalokong ngisi ni Maki habang nakatanaw sa akin. Kagatlabi akong bumalik sa upuan ko nang marinig ko ang malaking boses niya. Bakit kaya hindi tayo magpa-free lunch sa lahat ng workers? Ani ni Maki, ang kaibigan ng kausap. Libre ang pagkain nila, Rivas, kaya hindi na kailangan nun. Umirap si Maxwell, kaya napangiti ako. No, madiin na Anya. Something food na bago naman sa panglasa nila. Saad pa ni Maki? Ano na naman kayang binabalak nito? Go ahead and do what you want. Walang gana na saad ng kaibigan niya. Can I request a companion? Nanlaki ang mata ko. And why would you do that? Nakataas ang kilay na ani ni Maxwell. Come on bro, alam mong hindi ako mahilig mag-drive. Then don't buy those foods. Sino ba kasing nakaisip noon? Tila nababagot na ani ni Maxwell. Wala naman pong masyadong ginagawa si Miss Gabby. She can ride with Mr. Rivas? Nakangiting ani ni Manager Lily. Pakiramdam ko ay ito na yata ang pinakamasakit na betrayal na naranasan ko buong buhay ko. Perfect! Nising ani ni Maki. Oy, sayang naman. Dinig ko ang bulong-bulungan ng mga katrabaho ko habang ako ay nanlulumo na naglakad palabas. Pinindot ko ang ground floor para mas mabilis na marating ang parking lot. Pasara na nga ang elevator nang may kamay na humabol doon at matagumpay niyang binuksan ang pinto. Nakasuksok ang isang kamay niya nang pumasok siya. Seryoso at naroroon na naman ang salubong niyang kilay. Bakit mo nagawa yon? Seryosong Anya. Ang kanyang matay nakapaku lamang sa pinto ng elevator. Ano bang dapat kong sabihin? Hindi mo na ako empleyado, kaya hindi ako obligadong sagutin ang tanong mo. Naipit ko ang aking labi pero kaagad na napasinghap nang hawakan niyang balikat ko at isandal sa stainless na pader ng elevator. Ganyan ka ba talaga, kamanhid? Ha? Sigaw niya. Inamin ko sa'yo na may feelings na ako sa'yo. At yung anak ko na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gustong makita. Yung mga masasayang alaala na pinakita mo sa aming mag-ama. Lahat ba yun, peke? Gigil na Anya. Mabilis na nangilid ang mga luha ko. Sinalubong ko ang matalim niyang mata. Huwag kang selfish. Alam mong may matatapakan tayong tao oras na piliin natin ang isa't isa. Sinabi sa akin ni Retro ang lahat, kaya huwag kang makasarili, Maki. Anong sinabi niya? Nagusto ka niya pero inagaw kita? Sigaw niya. Oo, madiin na saad ko. Matapos mong agawin si Riley, ay ako naman ang gusto mo. Hindi ko na napigil pang mapaiyak. Mahal ko si Maki pero napakalaki ng kasalanan na ginawa niya kay Retro. Na ngayon ay ako naman ang gusto. Binitiwan niya mga balikat ko. Tila nanlambot siya bigla, kasabay noon ang pagbukas ng elevator. Nasa parking lot na kami. Hindi kami nag-usap ni Maki hanggang sa makasakay kami sa kotse. 5 minuto pang lumipas bago siya muling nagsalita. Sa aming tatlo, ako ang pinakakawawa. Malungkot na Anya. You know what? Dahil hindi ko pwedeng sabihin kay Retro na arrange yun dahil kamumuhian niya ang daddy niya. Matagal nang alam ng daddy niya na may gusto siya kay Riley. Ayaw nitong masirang pangalan nila, kaya sa akin nila ibinigay si Riley. Si Riley na may gusto din sa kanya. Nanlaki ang mata ko. Pare-pareho silang walang alam sa saloobin ng bawat isa. Kaawa-awa si Riley dahil namatay siya nang hindi man lang nasasabi ang totoo niyang nararamdaman kay Retro. Akala ko ay tapos na ron ang revelasyon ngunit
Muling nagsalita si Maki. Sa akin pinasapo lahat ng dapat ay obligasyon ni Retro. Anak niya si Marcus. Tula lang yung muku si Maki nang sabihin niya yun. Yun ang dahilan kung bakit hindi kami tumira sa mansyon nila. Inamin ni Riley sa daddy niya na buntis siya at si Retrong ama. Kaya ganoon na lamang kabilis ang ginawang pagpapakasal sa amin para isipin ng lahat na anak ko si Marcus. Lahat yun, Gabi, tiniis ko dahil ayokong maging disappointment ng daddy ko. Kailangan kong sundin ang mga gusto nila, alang-alang sa pera. Puno ng emosyon at lungkot ang bawat kataga, ang pinakakawalan niya. Maki, saad ko. Nang lingunin niya ako ay ganoon na lamang ang pag-agos ng luha niya. Ngayon mo sabihin sa akin na selfish ako. Kasalanan bang kahit ngayon lang, piliin ko naman yung magpapaligaya sa akin? Umiiyak siya at ngayon ko lamang nakita ang bagay na yon. Wala akong ibang naramdaman kung di awa at panlulumo. Ito ang sakit ng mga mayayaman. Sa kaayawan nilang masira ang kanilang pangalan ay kailangang matakpan ang kanilang mga bulok gamit ang pera habang may iilang mga tao ang kailangan na magdusa. Pakiramdam ko ay nawala ang masiglang ako hanggang sa nakabalik kami ni Maki sa office. Hindi niya rin ako kinausap pa matapos na mga sinabi niya. Nagring ang phone ko at tawag yun mula kay Retro. Kinakamusta niya na naman ako tulad ng kanina. Ganoon naman ang araw-araw na gawain niya. Pero bakit parang ang lungkot ng boses mo ngayon, Anya? Nagbuntong hininga ako, siya ka mapait na ngumiti. Wala naman, baka masama lang yung pakiramdam ko. Gab, nilagnat ka rin noon pero hindi mo naman ako kinausap ng ganyan, Anya. Matagal na hindi ko siya sinagot, kaya nagsalita siyang muli. Nagkita na kayo ni Maki, Anya? Hindi pa rin ako sumagot. Nadinig ko ng malalim na paghinga niya sa linya. Retro, saad ko. Paano kung mali ang lahat ng nasa isip mo? Oh, what do you mean? Anya, humugot ako ng lakas ng loob para ipagtapat ang lahat sa kanya. Mga katotohanan na kahit ako ay hindi mapaniwalaan. Wala akong makuhang sagot mula sa kanya. Mukhang tulad ko kanina ay napatanga rin siya. Sumapit ang alas 5 ng hapon. Wala na ako sa hulog na mag-overtime. Dahil pakiramdam ko ay napagod ang katawan at isip ko. Ano, mauuna ka na ba? Saad ni Emmy nang mapansin akong nag-aayos ako ng mga gamit sa table ko. Tipid akong ngumiti tsaka tumango. Oo, wala naman akong dapat tapusin. Saad ko, nagbuntong hininga siya. Mabuti ka pa. Samantalang kami kailangan pang mag-overtime. Iba talagang nagagawa ng isang Rivas. Nakaka-inspire, no? Nakalabing Anya. Wari na iingit sa pagsama ko kanina kay Maki. Napatawa na lamang ako kunwari. Dahil kung alam lang nilang nararamdaman ko ngayon, baka pagsisihan nila na sumama pa ako kay Maki. Mabilis kong narating ang parking lot kung saan naroroon ang kotse ko. Medyo maliwanag pa dahil bahagya ko pang natatanaw ang katatapos lang na sunset. Nang may kung anong tumakip sa ilong ko, sinubukan ko pang manlaban ngunit bigo ako hanggang sa hawakan ng malalaking kamay ang braso ko at hindi na nakalaban pa. Kasabay ng panghihina ko at tuluyang pandidilim ng paningin ko. Maki, tulungan mo ko. Yun ang mga salitang isinigaw ko sa isip ko bago tuluyang mawala ng malay. Pinakiramdaman ko ang sarili ko hanggang sa maipon kong lakas at tuluyang imulat ang mata ko. Hindi pamilyar na lugar ang bumungad sa akin. Ngalay at pagkauhaw ang kaagad na naramdaman ko. Matapos ay lumakas ang kabog ng dibdib ko at patuloy na itinatanong ang aking sarili kung nasaan na nga ba ako. Inilinga ko ng paulit-ulit ang aking mata ngunit tangi ang konting liwanag lamang na nagmumula sa maliit na butas sa itaas ang nagbibigay ng ilaw sa kabuuan ng kwartong kinalalagyan ko. Kinakain ako ng kaba dahil puros dilim ang aking nakikita. Napasinghap ako sa gulat matapos bumukas ang pinto at iniluwa noon ang isang pigura ng lalaki. Ang kaba ko kanina ay dumoble palalo nang maglakad ito papasok.
Nakapamulsa siya habang may hawak na tungkod ang isang kamay niya at paika-ika. Ang mata niya'y diretsyong nakatanaw sa akin. Naka-all white siyang suit. Ang sombrero niya'y puti rin habang may nakasupalpal na tobacco sa bibig niya. "It's been a long time, Binibini." Nakangising Anya pa. Ang daddy ni Retro. "Bakit mo ko dinala rito?" Lakas ng loob na saad ko. Kahit ang totoo ay kinakain na ako ng kaba. "Kung alam ko lang na isang maralita na tulad mo ang sisira ng aking iniingat-ingatang pamilya, sana noon pa lang ay pinatay na kita." Ang mahinahon niyang postura ay biglang naging nakakatakot. Kumpara nung una kong makita si Retro ay triple ngayon ang presensya niya. "Napakalakas ng loob mo para pasukin ang mga bagay-bagay sa buhay naming mga Morris." "Karapatan ni Retro na malaman ang totoo. Hanggang ngayon hindi pa rin sila okay ni Maki. Naging magkaaway ang malapit na magkaibigan ng dahil sa'yo sa mga desisyon niyo." Galit na saad ko pero ang nakakakilabot lamang niyang pagtawa ang bumalot sa lugar. "Walang puwang ang salitang pag-ibig pagdating sa negosyo, Binibini. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, sana pinili mo na lang na manahimik." Bakas ang gigil sa tono niya. Naputol lang yun nang pumasok ang isang babae. Mukha itong masungit. Dala ang telepono. "Tawag po mula kay Master Retro." Tumikim ang matanda bago niya kuhanin yon. "Dad!" Malakas na ani ni Retro. "Wala ka sa posisyon upang sigawan ako, Retro. Huwag niyong pakikialaman si Gabriela kung ayaw mong mawala kami ni Rylander sa tabi niyo. Binabalaan mo ba ako?" Nakangising anang matanda habang nakatanaw sa akin. "Olga, papasukin mo sila, Damos." Nakangiting ani to pa, kausap yung babae. "Dad, I said stop it. Ito na ang huli kong pakiusap." Tila nabasag ang tinig ni Retro sa linya. Nasilaw ako sa liwanag matapos bumukas nun at malalaking lalaki ang pumasok. Nakakatakot ang mga katawan nila, para bang balot ng mantika dahil sa pawis. Tadad ng tato ang mga katawan nila. "Damos, dalhin niyo na sa impyerno ng babaeng yan." Utos ng matanda na ikinataranta ko. "Maawa ka!" Saad ko, tsaka lilinga-linga. Binalot ako ng pawis. Ilang hakbang na lamang ay makakalapit na sila sa akin nang may pamilyar na boses na nagsalita. "Isang hakbang niyo pa. Walang matitirang nakatayo sa inyo." Para akong nabunutan ng tinik nang masilayan ko ang mukha ni Maki. Sa lubong ang kilay at nakatutok sa amin ang armalite na hawak niya. "Langya ka, Rivas. Paretire-retire ka pa. Pero iyang empleyado ko rin palang target mo." Tawang saad ng boses sa hindi kalayuan. Tsaka yun pumasok sa loob ng madilim na kwarto. Si Sir Maxwell. May dala rin siyang baril. Kasunod ang isa pang gwapong lalaki. "Iiwanan ko ba naman kayo? Tss, bilisan nyo na lang at naghihintay ang mag-ina ko." Anito. "Tumigil ka nga, Skylar. Humiwalay ka muna sa punda ng fiancé mo." Pangaalas ka ni Sir Maxwell. Lalo kong napaiyak. Hindi ko akalain na ang isang katulad ko ay pagkakaabalahan ng tatlong sikat na negosyanteng ito para lang iligtas. "Zapanta, Romuelo. Gusto't ito sa pagitan ng pamilya namin. Kaya't hindi nyo ito dapat pang pinanghihimasukan." Halata na nag-iingat sa bawat pananalita ang matanda. "Hindi maaari," saad ni Sir Maxwell. "Siyang nakakaalam ng mga financer ng kumpanya ko, kaya hindi siya maaaring mawala." Dagdag pa niya. "Bukod dun, babae yan ni Rivas, kaya hindi maaaring tumanda ang kaibigan namin ng maitim lang. Dapat may kasama rin sa buhay." Tawang saad nung Skylar. "Hawak na namin ang buong tauhan mo. Kung ayaw mong sumingaw ang baho mo, pakawalan mo si Gabby." Nagbabanta ang tinig ni Maki. Kunot ang noon ng matanda ng magbuntong hininga. Tumango siya kay Olga, tsaka ako kinalagan. Iika-ika akong naglakad dahil sa pangangalay. Palagpas na ako sa matanda nang mabilis niya akong hinila at tinutukan ng maliit na patalim sa leeg. Lahat ay naalarma. Ang takot ko'y bigla na namang umusbong, kasabay ng dire-diretsyong pagluha ng mga mata ko. Wala akong magawa kung hindi ang mapigil ang aking paghinga.
Subukan niyong kumilos ng mali. Sabay kaming mawawala ng babaeng to sa buhay niyo. Nagbabantang saad ng matanda. Hindi siya nagbibiro. At alam kong anytime ay maaari akong mawala sa mundo. Napapikit ako at si inay ang inalala ko sa mga sandaling yon. Lolo! Pumalahaw ng iyak si Marcus na ngayon ko lamang nakita na naroroon. Stop hurting Tita Gab, please! Luha ang Anya. Mahalaga po siya sa akin, lo! Umiiyak na Anito, tsaka nagtatakbo palapit sa akin. Huwag kang lalapit, Marcus! Sigaw ko, hanggang sa makarinig ako ng pagbutok ng baril. Napatulala ako, at para bang tumigil ang mga sandali na yon. Lumuwag ang kapit ni Mr. Morris sa akin, hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Dinamba ako ng yakap ni Marcus, habang umiiyak. Tita Gab! Anya, halata ang pagkasabik sa mahigpit na yakap habang patuloy ang paghagulgul niya. Shh! Stop crying! Pagpapatahan ko. Everything will be alright. Nilingon ko si Mr. Maurice habang sapo ang binti niya na duguan. Lumitaw sa likod nila si Retro, dala ang 45 na baril. I told you, sa inyo ako nagmana. Galit sa mga traidor. Masama ang tingin ni Retro sa kanyang ama nang sambitin niya yon. Ito na ang katapusan ng pambubulag niyo sa amin. Narinig pa namin ang sunod-sunod na paghuni ng malakas na sirena ng mga pulis. Nilapitan ako ni Maki, tsaka ako ni Yakap. Okay ka lang ba? Alalang Anya, tsaka ako hinagkan sa noo. Lumabi si Marcus at tila biglang na ilang. Tinitigan niya si Maki. Hindi niyo naman po ako ibibigay kay Tito Retro, di ba, Daddy? Gusto niyo naman po akong maging anak, hindi pa po? Kasi ako, kahit alam ko nang si Tito Retro ang daddy ko, kayo pa rin pong gusto kong maging daddy. Naging emosyonal na naman si Marcus, maski ako ay hindi ko napigil na mapaluha. E sino bang nagsabi sa'yo na ipamimigay kita? Basag ang tinig ni Maki nang sambitin yon. Anak kita no matter what, babanggain kong lahat ng magtatangka na kuhanin ka sa akin. Parang piniga ang puso ko sa emosyon na ipinakita ni Maki. Marahil, kahit alam niyang hindi niya anak si Marcus, ay tinuring niya naman ito na parang totoong kanya. Hinagka ni Maki si Marcus sa noo, tsaka kami nagyakap ng mahigpit. Pares ng sapatos ang natanaw namin. Kay Retro yon. Paano? Tapos na ang obligasyon ko rito. Nakangiting Anya sa akin. Umupo siya sa sarili niyang talampakan. Always take care, little kiddo. Huwag kang magpapasaway, ha? Masaya ako dahil alam ko na lalaking mabuting batang anak ko. Nakangiting saad niya ngunit bakas ang lungkot. Matapos ay sa akin naman siya bumaling. Ginulo niya ang buhok ko. Piliin mong maging masaya palagi dahil hindi ka na mabubuhay pang muli sa katauhan na yan. Huwag mo na akong intindihin. Pasasaan ba't magiging okay rin ako? Anya, tsaka tumayo at nakapamulsang naglakad palabas. Daddy Retro! Napatigil siya sa paghakbang nang isigaw yun ni Marcus. Tumingala siya. Matapos ay humarap ng nakangiti. Pero bakas ang luha sa pisngi niya. Matapos ay tinakbo siya ni Marcus para yakapin. Marahil, sariwa pa pong lahat sa akin. Hindi ko pa po matanggap na kayo po ang tunay kong daddy at hindi si daddy ko. Pero nagpapasalamat po ako dahil nabuhay po ako sa mundo ng dahil sa inyo. Hintayin niyo pong tamang panahon na umuwi ako sa inyo bilang anak niyo. Nakangiting ani ni Marcus. Ngumiti si Retro. Hindi siya nagsalita, kundi mahigpit na yakap ang ibinigay niya. Tinapik niya pa ang balikat ni Marcus bago siya tuluyang lumabas sa lugar. O paano? Una na kami, ha? Tawagan mo na lang ako kung kailan ulit makikidnap yan. Biro ni Skylar nang nasa labas na kami ng mansyon ng mga Maurice. Mahina namang sinuntok ni Maki ang braso ng kaibigan. Loko! Tawang saad niya. Pinanood namin ang sabay na pag-alis ni Sir Maxwell at Skylar. Napag-alaman namin na sumunod na pala si Rylander sa Kuya Retro niya dahil hindi na nito kayang baluktot na pamamalakad ng daddy nila.
Pasado alas tres na ng madaling araw. Dahil sa puyat at pagod ay nakatulog si Marcus sa loob ng kotse. Siguro ay dulot na rin ang matindi niyang pag-iyak. Sana, hindi na selfish ang itawag mo sa akin kung gagawin ko to. Ani Maki, tsaka humarap para bigyan ako ng malalim na halik. Narinig kong tumunog ang upuan na kinalalagyan ko nang maibaling ni Maki ang lahat ng bigat niya sa akin. Malakas ko siyang itinulak para awatin dahil baka makita kami ni Marcus. Tatawa-tawa naman siyang binitawan ng labi ko. Mag-ingat ka naman sa mga kilos mo. Maya-maya makita tayo ng anak mo. Naiinis na saad ko. Puyat yan, kakaalala sa'yo nang malamang nawawala ka. Kaya hindi yan gigising ka agad. Tawang Anya pa. Agad na nilapag ni Maki si Marcus sa kwarto nito nang makarating kami. Wife! Maya-maya ay saad ni Maki na ikinakunot ng noo ko. Ako nang pakakasalan mo kaya tama lang natawagin kitang wife. Anya, tsaka akma na namang hahalikan ako nang tapalan ko ng palad ang nguso niya. Stop it! I need to go home. Baka nag-aalala ng inay. Saad ko. Your inay knows everything. I told her na dito ka na magpapalipas ng gabi. Pagmamalaki niya, tsaka siya yumakap sa akin mula sa likod ko. Are you tired? Mahinahong tanong niya at pinaharap ako sa kanya. Hindi ako sumagot. I know you are. Anya pa, nagsimula na namang mamungay ang mata niya. I love you. Ngiting sabi niya at agad na hinalikan ang labi ko. Napasinghap ako nang putulin niya yon, tsaka ako hinila palabas. Napamaang ako nang dalhin niya ako sa kanyang kwarto. Unang beses ko lang na makatungtong dito, pero hindi ko na nagawa pang suriin ang paligid. Nang sunggaban niya na naman ako ng kanyang malalim na halik. Kung kanina napipigil ko pa, ngayon ay mukhang malabo na dahil masyado akong natatangay sa matamis niyang halik. Kuhusa akong napahawak sa dibdib niya habang patuloy at mas pinalalalim ni Maki ang bawat paghalik niya sa akin. Hindi ko inaasahan na lalabas sa bibig ko ang impit na daing ko. Halos mawalan ako ng hangin nang bitawan nito ang labi ko habang titig na titig. Dang, I think I'm obsessed with that voice. Mura niya, tsaka yumakap sa akin. Maki's point of view. Kumalma ka, darating yun. Tawang bulong sa akin ni Maxwell. Ngayon kasi ang araw na ikakasal kami ni Gabby. At talagang kinakabahan ako dahil baka maulit na naman yung nangyari nung nakaraang buwan. The bride has arrived. Anunsyo yon mula sa labas, kaya naibuga ko ang aking takot. Kusa akong napaayos ng tayo, kasabay ng biglang pagtahimik ng kabuuan ng simbahan. Bumukas ang malaking pintuan at iniluwa nun ang pinakamagandang babae na nakita ko. Sinalubong siya ni Marcus at kinuha ang palad niya para igiya papasok. Wife, mahinang naibulong ko. I can't believe that I am now standing here, marrying the girl that I love. Gabriela Valdez is now walking at the aisle with her white wedding gown that really suits her. She will be mine later, and I can officially call her my wife, my everything. She's beautiful. Usal ko pa habang palapit siya ng palapit sa akin. Akmang bababa pa nga ako para lumapit sana sa kanya. Dahil hindi ko na kayang hindi siya maiharap sa altar nang hilahin ako ni Sky. Marunong ka bang maghintay? Tawang saway niya sa akin na ikinatawa nila ni Maxwell. Dang wife, walk fast please. Bulong ko sa isip ko. Pagkatapos ng huling kanta ay agad na nakarating sa harap ko si Gabby na nakahawak sa kamay ni Marcus. Don't you ever hurt my soon-to-be mom, Daddy. You stole her from me. Always remember that. Pananakot pa ng anak ko sa akin. Natawa ko kahit kabado. Tinanggap ko ang kamay ni Gab na ngayon ay may luha ang mga mata. Hindi ko nga alam kung paanong natapos ang seremonya. Basta, buong oras ko ay nakatanaw lang ako sa kanya. Nakakalito man ang mga pinagdaanan naming dalawa. May revelasyon na hindi namin inaasahan. Pero masaya pa rin ako dahil sa wakas, natanggap na namin ang kapintasan ng bawat isa. I do. Maya-maya ay saad ni Gabby
nang itutok ang microphone sa kanya. Napangiti ako at napatingala para pigilan ang sariling mapaluha. Alam kong ito na ang pinaka nakakabaklang senaryo sa buhay ko. Pero anong magagawa ko? Masyado kong minahal si Gabby nang hindi niya alam. Kaya ganito na lamang ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil siya pa rin pala ang endgame ko. I do. Agad na sagot ko sa tanong ni Father na hindi ko naman gaanong naiintindihan. And now, I pronounce you, husband and wife. Anunsyo nito. You may now kiss your bride. Dahan-dahan kong kinuha ang kulay puting belo na nakatabon sa maamong mukha ni Gabby at iniangat ko yon. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya at agad dinampian ng may buong pagmamahal na halik ang labi niya habang hinahaplos ko ang pisngi niya kung saan ay may umaagos pang luha. Stop crying, wife. I love you. Malambing na bulong ko. Shhh! Bading na yung best friend natin, bro. Dinig kong saad ni Maxwell habang nakangiwi. Gabby's point of view. Ilang taon na rin mula nang matapos ang insidente na yon. High school na si Marcus at bakasyon nila sa ngayon pero he decided na dalawin ang kanyang daddy Retro. Masaya ako kahit papaano dahil tanggap na ni Marcus ang katotohanan sa kanya. Natahimik na ang buhay ng bawat isa dahil ganap ng baldado si Chairman Maurice. Si Rylander at Retro na ang namamahala ng lahat ng businesses nila. Nagising ako dahil sa malaking brasong nakayakap sa bewang ko. Tumingin ako kay Maki na mahimbing ang tulog habang nakasuot ng pantulog na damit niyang itim. Yumakap ako sa kanya kaya naramdaman kong hinigpitan ito ang yakap sa akin. Gising ka na? Tanong ko. Tango at garagal niyang tinig ang narinig ko. Anya, habang pikit pa rin hanggang sa hagkan niya ang ulunan ko. Are you hungry? Paus na tanong niya. Dala siguro ito ng bagong gising siya. Eat me then. Narinig ko ang mahinang pagtawa. Tumingala ko sa kanya tsaka ko pinisil ang pisngi niya. Ngumiti siya ng matamis matapos ay dinampian agad ako ng halik sa labi ko. Good morning, wife. Bati niya sa akin, sabay dampi ulit ng halik sa noo ko. 5 taon na rin kaming kasal kaya ganyan na siya kapanatag sa akin. Good morning din, hubby. Bati ko at ibinalik ang pagkasubsob ng mukha ko sa dibdib niya. Our little baby is still asleep. Bulong niya sa akin patungkol sa bunso namin na si Gaki. Baka gutom na yon, saad ko. Bangon na tayo. Wife, can you give me at least 5 minutes? I'm still sleepy. I want to sleep beside you. I feel at peace when I'm by your side. Malambing na bulong niya. Sunod-sunod din kasi ang pagbukas nila ng ibang branch ng company. Kaya talaga namang puyat siya at pagod. Tumango na lang ako at pinikit din ang mata para sabayan itong matulog. Siguro ay ganun na lamang ang pangungulila niya na makatabi ako. Dahil hindi niya hinahayaang makaalis ako sa bisig niya kahit ilang segundo. Ramdam ko rin ang sobrang higpit ng yakap niya sa akin, bagay na ikinangiti ko. Hubby, namimiss ko na si Marcus. Bulong ko pero hindi naman siya sumagot. Tawagan mo na si Retro. Sabihin mo, pauwi na niya si Marcus. Nakalabing saad ko. Wife, magdadalawang buwan pa lang nawala si Marcus dito. Garalgal pa rin ang tinig niya ng Tita Mami, I'm home. I know how you miss me so much. Tinig ni Marcus mula sa baba ang nagpakawala sa akin mula sa bisig ng daddy niya. Wife! Nakasimangot pang ani ni Maki pero hindi ko siya pinansin. Bumukas ang pinto at naroon si Marcus. Gwapong gwapo, hatak ang maleta niya. Maglalabing isa pa lamang siya pero mukha na siyang model dahil sa taglay na kagwapuhan niya. Wagas ang ngiti niya. Ngayon ko lang napansin ang malalim na dimples niya. Mahigpit ko siyang niyakap. I miss you so much. Paano ka nakauwi? Sino naghatid sa'yo rito? Alalang saad ko. Si Tito Rylander po. Anya. Tsaka nagtatakbo sa daddy niya at dinamba niya ito ng yakap mula sa kama. Did you miss me po, daddy? Naglalambing na Anya.
Napangiti ako. Hindi sanay si Marcus na malayo sa daddy niya ng matagal. Kaya iniwan ko muna sila at nagpahanda ako ng almusal para sa aming lahat. Bala ko nga po dad, doon na po sana mag-aral kung papayag po kayo. Pagmamalaki ni Marcus habang nasa hapag kami. Sa Hanyang? That's good to hear. Papayag naman kami ng tita mami mo kung yun ang gusto mo. Nakangiting saad ni Maki. Napangiwi ako ng lingunin ako ni Marcus. No dad, mariinaan niya. That's not what I meant. Pangangatwiran niya. Inosente siyang nilingon ni Maki. Kung napatawa si Maki, magbibinata ng anak niya pero hindi pa rin nagbabago ang kabibuhan nito. Para din matutuhan ni Gaki na magsalita ng Korean. Diba Gaki? Anya pa. Tsaka pinisil ang pisngi ni Gaki. Napangiti ako. Hindi ko akalain na ang batang dati ay pinagsisilbihan ko lang. Ngayon ay maituturing ko ng ganap na pamilya. Wakas.